paano nyo pinaghahandaan ang pagdating muli ni Kristo. Mabiyayang araw po sa inyo at welcome dito sa Sunday Gospel Reflection ng Conversations with Father Jerome SVD. At nakakulay violet po ako ngayon dahil ito pong darating na Sunday ay unang linggo ng Adviento at ngayong November 28, 2021. At ang ating pong ebanghelyo ay galing sa Luke chapter 21 verse 25 to 28, 34 to 36. Nakahanda na po kayong makinig at ating pagnilayan. Magkakaroon ng mga kakaibang signs sa araw, sa buwan, at sa mga stars. Halos mawawala ng pag-asa ang mga bansa sa mundo. Matatakot sila sa tindi at laki ng mga alon sa dagat. Hihimatayin sa takot ang mga tao habang hinihintay nila ang mga mangyayari sa mundo. Kasi may mayayanig ang mga kapangyarihan sa langit. Sa time na yon, makikita nilang dumadating ang Son of Man na nasa ulap, punong-puno ng kapangyarihan at kadakilaan. Pag nagsimula ng mangyari ang mga ito, tumayo kayo at tumingala kasi malapit na kayong iligtas. Ingatan niyong huwag kayong masyadong maging busy sa pagsasaya, paglalasing, at sa pag-iisip ng mga worries sa buhay na ito. Kung hindi, bigla kayong aabutan ng araw na yon na parang isang trap kasi darating ang araw na yon sa lahat ng tao sa buong mundo. Kaya maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi kayong mag-pray na magkaroon ng lakas para malampasan nyo ang lahat ng mangyayaring ito at makatayo kayo sa harap ng Son of Man. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Parang nakakatakot naman itong kwento at babala na ibinigay sa atin ni San Lucas dito sa Luke chapter 21. Ngayong pasimula at unang linggo po ng Adviento, pag sinabing Advent, coming, pagdating. Ang stress kalimitan ay dun sa unang pagdating ni Kristo, yung Pasko ng isang pinanganak sa Saba ng ating tagapagligtas, walang kapangyarihan, walang lakas, payak ang nasa ang kanyang pamumuhay tao. Pero ito namang ikalawang pagdating na tinutukoy natin dito sa ebanghelyong ito, the second coming, the parousia ng anak ng tao. Abay, maluwalhati, may kagitingan, may kaluwalhatian, at mula pa sa alapaap bababa ang anak ng tao. So it is a glorious coming and it is also a glorious expectation ng ating paghihintay sa muling pagbabalik ni Kristo. Kaya ang mensahe ng Ebanghelyo ay huwag tayong maging abala at busy sa buhay na ito. Oo nga naman, ano, may mga pagkakataon parang this is all that we have. Parang lahat na lang ng kagalakan at kasiyahan ng pagpapasasa gagawin natin. Kasi you only live once. YOLO. Pero ang turo sa atin ng Ebanghelyong ito ay babalik at darating si Kristo. At sa kanyang pagbabalik, alam natin na ito ay pagtatapos ng mundo. Pero yun din ang pagsisimula ng bagong paglikha and new creation, ng bagong langit at bagong lupa. At doon, naroon ang mga taong naligtas. Kaya kung ating paghahandaan, huwag tayong matrap na ito lamang. Meron pang finaling higit na mas maganda at makabuluhan na dapat nating mapuntahan. Ano yung paghahanda na pwede nating gawin? Siyempre, sabi nga rito,
maging alam natin ang iayos natin yung buhay natin na nakaayon sa kalooban ng Diyos. Nitong nakaraang mga buwan, meron akong 30th anniversary ng Family Renewal Movement. Samahan ng mga laiko na mga pamilyado na nagbibigay ng paghuhubog, ng pagpapalalim ng buhay pananampalataya ng mga pamilya. At ang pangunahin sa buhay ng mga FRM ay yung si Jesus ang sentro, maging kaisa ang pamilya sa Diyos. It is a process. Pero ang saya ng grupo, ang dami nilang activities, ang dami nilang joy, dahil nakita nila na ang sentro ng joy ay kapag ang pamilya at ang mag-asawa naglatag ng buhay nila kay Kristo. At siguro yun ang unang hakbang ng paghahanda. Ang buhay na nakalatag, nakaayon sa Diyos. Kaya yung celebration nila ng Holy Mass, yung pagtitipo ng pamilya sa altar ng tahanan, di ba, sa pagkumakain sa gabi, sa tanghalian ng pamilya, nagtitipon, yun din ang altar ng pagsasalo-salo. Makikita mo yung pamilyang nakasentro sa Diyos. Iba rin yung diwa ng kanilang pagbibigay ng panahon sa isa't isa doon sa kanilang mesa ng tahanan hanggang tumungo sa mesa ng Eucharistia. Siguro bahagi din ng ating tamang paghahanda kung ito'y hamon sa paglilingkuran sa kapwa. Ito rin yung panahon siguro magpasaya tayo ng ating kapwa. Hindi sa pagpapasayang nakatuon lamang sa karangyaan at pagpapasasa ng ating mga comfort zones, pero mga pagpapasayang nakaayon sa tunay na hinahanap ng kapayapaan ng tao. Naalala ko lamang na nung mayroong dalawang magkapatid na magkaaway, hindi ko alam eh, naibulong lang sa akin ng isang pare, inililibing namin yung kanilang isang kapatid na namatay sa COVID. Nakita ko na binulungan ako, tapos nung magbe-bless na, pinagdikit ng pare yung dalawang kamay nung magkaaway ng mga kapatid. Tapos inilatag doon sa urn nung kanilang kapatid na i-urn na namin. Ang purpose ng pare, para magka-reconciliation. Dahil hindi na nag-uusap yung magkapatid. Ang purpose din ng ritual namin ay para maging mapayapa din yung taong namatay. At ang kapayapaan niya ay ang makitang nagkasundo ang kanyang magkapatid. Matahimik ang araw na yon, pero nakita ko na may isang maliit na hakbang kaming nagawa para magbigay ng tunay na kagalakan ang pagkakasundo ng magkapatid. It's a step to make them peaceful and happy. Nung isang araw, may dumating na dumplings dito sa akin, bigay ng isang nagmamahal at nagmamalasakit na parishioner dyan sa St. Jude Shrine. Pagdating nun, adami po, mga plastic, 10 dumplings na pinakapaborito kong pagkain. And yung mga nakakita, nanghingi ng mga box, tray ng dumplings. Marami rin akong napasaya. Hindi lang ako ang masaya. Nabalitaan ko yung kasama ko na cameraman natin dyan, videographer. Ang paborito rin ng kanyang pamilya ay dumplings. Yung dumplings pa lang nagpasaya sa akin. Ang dumplings din nagpapasaya sa pamilya niya. Pero pusher na po ako ng dumplings. Little efforts to make some people happy. And that can be our preparation na magmahal ng kapwa sa maliliit na hakbang ay pamamaraan natin para makapaghanda para pagdating ng Panginoon, nakakita siya ng isang tao na ang puso'y nakaayon sa kanya at ang pamumuhay ay nakaayon sa pagmamahal at pagpapasaya ng kapwa. Kayong mga kasama natin sa Conversations with Father Jerome, paano nyo pinaghahandaan ang pagdating muli ni Kristo?
paki-subscribe naman po itong ating YouTube at paki-share kung nasa Facebook at paki-like at pagpalain po kayo ng Poong May Kapal.